What's up, guys? Welcome back to my channel. Biglang channel ko na lang, no? So, ayan. Tapos next, so, pag-uusapan natin. So, balik tayo para at least kilala nila naman tayo nung ano, senior high school. Kasi doon naman din tayo mga nag-meet. Ayan. So, ano bang memorable experiences nating magkakaibigan during senior high school? Ang scary. Ako muna. Sobrang sensitive kayo ng topic na to. Sige, ikaw muna. Sige. Ako muna. Medyo ano, medyo emo. Pero alam mo, pinaka namimiss ko na ginagawa natin during senior high is kumain ng sabay-sabay. Like, legit na. Ah. Alam mo yung, like, maghihintayin pa ang tagalam ng isa dito. Tapos, mag-save ng upuan para sabay-sabay, tabi-tabi tayo kakain, tapos papabili, tapos magpapalibre, di ba, Igo? Bait-bait talaga ng best friend ko na to, eh, no? Tapos, tapos yun. Papabili, yun, si Nika. Basta, pinaka na-enjoy ko talaga. Ewan ko, medyo na-attach ako dun sa concept natin na kumakain tayo ng sabay-sabay. Yun talaga yung forever na hindi ko makakalimutan. Kasi 2 years din yun na after classes, during lunch, recess, ganyan. Wala lang, nakakaiyak. Kasi iba na yung college eh. Mag-isa ka dyan kumakain na lang, ganun. it's either, sige, magutom ka o kumain ka. Parang ganun lang eh. Pero yun lang, masaya. Uunahin mo ba yung pag-iinap mo mag-isa kang kakain? O magpapakagutom ka, ganun? Grabe, pero oo nga, no? Like, every now and then, like, kumakain tayo, like, breakfast, minsan nagsasabay pa, tapos recess, tapos magla-lunch pa, then after lunch, after ng ano, magme-merienda pa, yung iba, tumatakas, papunta ng canteen, bibili ng turon. or ng something naman. Hindi ako yan. Oy, Belgian waffle yon. Para medyo ano naman. yon, di ba tatakas pa? Tapos may times na ano tayo, like after class, kakain pa. Hindi, tsaka ano, yung experience natin ng senior high, ginagabi tayo. Like, ang dami kasi nating ginagawa. Lalo na no grade 12. Yung mga group projects din. Oo, yun. So, parang pag may ganun, talagang ang expected sa atin, kakain na tayo ng sabay-sabay ng dinner, tapos mag-uuwian tayo, tapos tutulog na lang, ganyan. Diba ang struggle? Yun, pero masaya. Yun, masaya dun eh, kahit nag-struggle tayo na ganun, pero magkakasama tayo. So parang, alam mo yun, worth it. Masaya kasi kasama kayo, ganun. Totoo. Yun yung kaibahan ngayong online. Kasi hindi mo mararamdaman. Nag-struggle ka na, wala ka pa kasi. Doble-doble. Miss ko din advisor natin. Oo. Sabi, sobrang lala ng section natin ng grade 11. Parang ang... Bakit ang grade 12? Hindi ha? Naman! Hindi! Grade 12 ang laki ng growth natin. Okay. Nag-a-adjust lang tayo. Oh, nag-a-adjust lang tayo. Nang-aaway tayo ng tao. Let's go growing. We are growing. Yeah. Ang plastic, nakakainis. Ano kung gusto nang sabihin? Weirdo pa si Igo nung grade 11 eh. Ha? Weirdo ka pa nung grade 11. Ayaw ka namin. Hindi ko nga suplado ako nung grade 11 eh. Suplado ka. Wala, so, ayaw mo. Yung gusto mo kasama lang dati, yung circle of friends mo lang, Igo eh. Oo, no, si junior high niya, no? Talagang dun lang siya. And then, ano yun, after 2 years later, I realized it's because of anxiety. Pero ang stressful din sa senior high school happiness. Alam mo, sobrang ano, sobrang ang nakakalito nung senior high school. Di mo alam kung matured ka na or baby ka pa nung senior high school. Alam mo, pag binabalikan ko, mature pa ako nun. Ang daming ting petty na mga ano, issue. Like parang... Sabi! parang may bagay naman na hindi naman na dapat. Diba? Yung parang, kinagalit sa ganung bagay.
Oo, hindi. Nalalo ko. Nag-aaway pa. Ang daming nag-aaway. Parang sa class natin, siguro kahit isang, ano, one person fought at least one person sa class. Feeling oo, ko. Like parang, alam mo yun, ewan ko, pag iniisip ko siya, naki-cringe na ako ngayon. Like parang, ano ba yan? Ang laki-laki ng issue na ginawa mo. Like parang, pwede namang mas maayos nyo na handle. Tapos parang pag iniisip ko, parang siguro napipressure din tayo kasi parang senior high, dapat college na tayo. So parang nagpapaka-matured tayo na. Tapos pero eventually, hindi naman talaga tayo matured. Like parang, emotions pa rin, yung nangunguna. Ganun. Pero pag naalala ko, nahihiya talaga ako. Kasi naalala ko, alam niyo ba guys, nag-aaway pa kami ni Nika dati. Hindi, pero... Nika, maraming kaaway. Hindi, pero usually, yeah. Ano... Oh, usually about sa ano, ACADS. And ano, yung mga fights na ganun, they make a stronger friendship for me, ah. Kasi para mas nakikilala natin yung isa't isa. Like, alam mo na kung ano yung ayaw niya in personal level, kung ano siya as ganito sa pagtratrabaho, ganyan. Mas nagiging understanding, respectful. Weh, si Kisha ba? Naging understanding and respectful? At rin maraming kaaway eh. Nagmamalinis ka rin. Yes. Si Kisha, yung nagbubat kamay dito eh. Understanding. Elisha, kampiyan mo ako! Yung pinipair up ko sa'yo, Nika. Sino? Na-hurt siya nun. Sino? Si ano? Yung crush mo dati. May crush ako. Crush ni Nika? Hoy, maging totoo tayo. Wala siyang ambag. Totoo. Na-hurt siya nung ano, inano ko siya sa grupo nyo. Na-hurt siya. Kasi ang halata sa mukha niya na na-hurt siya. Nabinigay mo siya sa amin. Ba't sa amin? Tapunan ba kami? Ay, pero grabe. Ay, pero sobrang big deal sa atin ang grouping sa on. Oo, super. Diba? Naalala ko pa yung pandinulam eh. Kisha, dapat talaga walang... Ano ba? Paano bang i-kick si Kisha sa call na to? Grabe. Pero ang dami ating memories. Like, ewan ko. It's a grupo namin, ang dami kong nakaaway. Si Misyah, nakainitan ko yan. Naman ata nakaaway. Si Jadie! Kasi Elisha din, umis din yun sa akin. Si Jadie at si Jadie, palagi ko yung nakakaaway. Lagi akong pinapaiyak. Ewan ko, bakit mo kasi tinago yung cellphone ko? Ako, hindi naman ako nag-alit kay Tisha, frustrate lang ako. Oh, experience ka na nun eh. Halatang halata sa mukha mo eh. Ang bait naman ni Elisha. Na-frustrate lang daw. Hindi siya masalita. Hindi siya masalita. So, ano, nakikita mo lang sa mukha niya pag naiinis ka. Tapos, pinaka-counterattack ka niya. Pero, slight lang. Sakto lang. Hoy, pero wag mo nga awayin class president natin. Sabog na siya ng grade 12, pero pinapa-compile ko pa rin siya dun sa sprawlers. God, layas yun si Elisha. Stressful din na ano yan. Uy, yun na lang kaya trabaho niya ng grade 12 kasi sabog na siya. Totoo, taga-compile. Pero grabe, ilang pages din yun. Basta ayusin ko yung format. Nakasira siya ng ulo siya. Mag-report ka pa sa akin, mali yung pagkakagawa nito. Gagawin mo ako, mali yung pagkakagawa nito. Kasi Kisha, ayusin mo na lang, ba't ka pa nagsasabi? Kasi napabasa ko yung buong papel. Kasi syempre, pag may mali, mali ito, so i-edit, tapos ikaw compile ko na naman ulit. Grabe minsan, na ako kay Noel. Minsan yung grammar, no? Ba't ko ba ginaganyan siya? Ba't ko ba siya ginaganyan? Si Noel, ano nangyari ba kay Noel? Siya yung pinaka-na-pressure sa amin ni Igo. Kasi siya yung, ano na, siya yung nasa gitna namin ni Igo.
Pinapressure niyo pala. Nag-aaway kami ni Mika kasi no way to middle man namin. Kawawa naman yung bata. Tapos ako kaya si Noel yung parang aanuhan namin yung parang sa kanya na namin ibubuhos. Ay, parang ano ba naman kasi? Parang ito na lang eh. Tapos siya nalang mag-aayos kasi barag na kami ni Igor. And like parang bahala ka na sa buhay mo. Hindi, pero to be fair ha, mga third and fourth quarter, hindi na kami nag-aaway ni Nika kasi alam na namin yung ano namin, limitations. Ganun. Hmm. Iba na lang yung inaaway namin. Sino nag-a***? Grabe. Ngayong college ba, may memorable kayo? Ay, ang memorable ko lang, ano, pag nakikita kita tayo. Oo. Doon pumunta ka sa school, tapos nag-a***. Nag-sit-in pa ako, kasi wala akong klase nung time na yun. Oo. Mukha kong ano, agad ng binyag. Nika, no. Nasabi ako ni Nika, nakikitain sa mga, ano, Oo, binibigyan ko sila ng food. Grabe. College memorable? Ayun, mm-hmm. Yung nakikita ko tayo, syempre. No, nagpaskuhan. Tapos yung ano din, siguro sa... Happy late! Saan? Ano daw? Can't relate sa paskuhan. Ay, may space ka naman dun si sa picture. Igo pa edit. Nilagay kami ng space para sa'yo. May Holy Spirit dun sa ano. I-edit nyo kayong dalawa. Lagay mo kayo dun sa gitna. May space. Sam college, memorable. Hindi, siguro iba pa. Yan nga. Kaya nga, parang na-experience ko din na talagang iba yung face-to-face sa online. Kasi nung nasa school ko ako, syempre nung maraming events yung mga orgs dun sa school ko. So, ma-attend kami, ganyan. Di ba pa rin tayo may connection ka sa tao, face-to-face? That's talagang, true. Tapos di ba sa college, parang usual dun mo talaga marami kang makikilala. Dapat, like, di ba, makikipag-socialize ka, papalawakin mo yung connections mo. Connections, di ba, network. Yeah. Lalo na yung mga ka-course mo. Pero parang yung mga pusa lang yung nakilala mo, sis. Ay, well. Parang nakapag-ipush yung hot pics. Nakilala ko na yung mga taga-advertising. Tapos ngayon, sa accounting, wala ako kilala. Siyempre, isa lang. Tapos tsaka yung mga pusa. One thing's for sure. Ha? One thing's for sure. Kailangan may kaibigan ka sa college. Kasi, totoo. You cannot just go through all the hard stuff alone. That's so sad. Kahit isa lang. Ako may isa ako. Kahit isa lang. Basta you have a buddy with you and you have that person to share your burden with. Ganun. It's gonna be easy. Ako na nag-transfer nung online school. Wala pa rin. Wala ka pa rin. Meron. Pero, I have friends na, yung high school friends ko, they're there. Sila yung parang friend group ko. Pero parang iba pa din pag face-to-face na friend. Yes. A lot of online friends, pero iba pa din pag face-to-face na nakikita kong nag-iiyak din sila. Totoo! Like, na-experience ko yan. May kasama akong umiyak ng face-to-face. Like, after nung klase, pupunta kami dun sa may gilid ng ano, kung saan yung malamang siya na dumadaat. Siiyak lang kami dalawa, ganyan. Grabe! Tapos ayun nga, believe it or not, meron pa rin sa college yung mga, yung sa face-to-face ha, yung mga issue na petty. Encounter ko yun sa mga kadati kong ka-block. Marami pa rin, may dramas pa rin. And kahit, alam mo yun, noon, kahit nakaka-stress yun. Pero alam mo, experience pa rin eh, nakakatuwa pa rin nandun kay. Hindi nakaka-stress. Ano ka ba? That's what I live for in college. Yung nag-aaway sa classroom, sabi ko, wala bang babatuhan? Nag-aaway sa classroom, gano'n. Wala bang magbabatuhan dito? Iba pa rin talaga kapag nandun ka sa classroom mismo, tapos may mag-aaway, ganyan. May magkakainitan. May papasok sa classroom, tapos biglang lumamig yung... Jadie! May tension dito, ha? Yung damang-dama mo, no? Si Jadie! Tinapon ko yung notebook kay... Ano na natin, like, closing remarks. Closing remarks! Closing remarks! May program pala. Wait lang. Sige sa doxology.
So, siguro ano, final words, final advice? Oo, like, parang kung anong last yung masasabi. Hindi, kayo mo. Wait lang. Adjust ko lang yung light. Sige, go. Adjust ko lang yung light. Ring light mo pala to. Alam, taon na ngayon. Pagpalit-palit mo kulay, sisi, halatan. Kasi parang may multo dito kasi ang nag-charge kasi ako. So, tara. Nag-ano lang yung camera pero di naman nagsasalita. Start mo na, Kisha. Ikaw na. Start. Para huli. Anong gusto mong sabihin ko? final remark, advice, okay. So, advice ko lang, okay, my final saying is that na take everything seriously but not too seriously. What? Please elaborate. Wait, closing na nga, mag-elaborate pa tayo. So, final saying ko, like, about everything that we talked about is that to be serious with your college education, but at the same time, have fun. Kasi... Hindi, tuloy mo. At the same time, have fun. Kasi you're only in college for like, what? 4-5 years, and after that you have to keep working na till you be financially stable. So at least enjoy that stage in life. True. Next. Kayo. Sige, ako na. Eto na, sige. Sabi ko next! No. Eto na. Wait lang. Ayun nga, agree ako kay Kisha, pero ako, sabihin ko lang na kung ngayon, since para to, diba, sa mga senior high pa lang or before mag-college. Or pwede rin mga, mga nasa college, ayan, applicable naman. Siyempre, hindi na namin siya sugarcoat, mahirap ang college. Nakaka-stress siya, tapos lalo na ngayon dumagdag pa yung stress ng pandemic. Tapos online setting pa, mas talagang doble yung bigat. Pero lagi nyo lang tatandaan na hindi lang kayo yun ang pagdadaanan yan. Parang hindi kayo mag-isa. Kaya nga tama yung sinabi nila kanina na dapat meron man lang kayo kasama na kaibigan or kahit family nyo pa yan. Basta hindi kayo nag-iisa na nahihirapan. Yung mga tulad kami na ahead or yung itong mga kabatch din natin, nahihirapan din. Tapos yung mga dadating din, nahihirapan din. Pero okay lang yan. Sooner or later, marirealize nyo din yung gusto nyo talagang gawin. At hindi pa talaga final na itong college. Marami pa kayong marirealize. So just keep moving forward. Yes. Next. Misha, ikaw. yung advice ko is to take college seriously, but at the same time have... ano? Seriously, but at the same time? Have fun. Ay, naulit ba? Parang naulit na yung sinabi ko. Rinig ba ako? Wait, lalakasan ko. Rinig ka! Galit na galit. So, kasi, very important ang support system. Friends, family, loved ones, partner. It's very important kasi, in my case kasi, super laking tulong. In short, parang sila yung sumalba sa buhay ko during first year, second year, my friends. Tapos, ayun, enjoy mo lang, work smart,
tapos mag-aral lang mabuti. Sa akin talaga, sabi ko, mag-aral talaga mabuti, maging masipag. Yun talaga sinasabi ko sa inyo. And have fun. Like, di naman yung fun na magwalwal ka dyan. Have fun na alone time mo, pamper yourself. Basta take care of yourself, yun na lang. At basta, kaya nyo yan. Kaya nga, buhay pa nga kami, kayo pa kayo. Buhay pa. Sis, okay pa kami. Yun lang. Ego. Ano ba advice ko? Di ako, I'm not really the kind of person you should be asking advice for. Pero, ano, I guess two things. If it's applicable, pero understandable naman kung hindi. One, do what you love because you only have one life, so might as well enjoy it, diba? Do a course that you love if you can. If you can't, it's understandable. And number two, I think it's good to be uncomfortable in college in a sense that you do things that are outside of your comfort zone. Kasi usually, sa mga ganyan, dyan ka lumalaki as a person. Like, nag-grow as a person. You know, sa ano ba? Like, our math teacher said, if you aren't having a hard time or if you aren't uncomfortable, you're not growing. So, ayun. That stuck with me. Jadie? So, ayun. Yung my final say na lang is, walang course na madali. Kaya, kailangan piliin nyo yung course na kung saan kayo mag-enjoy and kung nasan yung passion nyo. Yun lang. Ayun, ano, yung sa akin naman is, katulad, ay, tama yung lahat na sinabi nila, like, kumuha ka ng friend, I mean, magkaroon ka ng friend, ganyan, support system, tapos, lahat ng course mahirap, so, for me, ano, yun nga, pili, katulad din sabi ni Igo, piliin mo yung gusto mo, kung ano sa tingin mong matatapos mo. Kasi ano, parang eventually, like parang kahit gaano kahirap, matatapos mo siya kung gusto mo siyang gawin. Hindi yung katulad ng ipipilit mo lang sa sarili mo yung kurso na hindi mo trip. Tapos ayun, kung ngayon, yung mga senior high school or high school na nakikinig, like baka sa ngayon, feeling nyo ano, parang kaya ko yung college, ang galing-galing ko, matatapos ko agad yan, ganyan-ganyan. Ayan, so, huwag kayo masyadong mag-expect. Hindi ko naman sinasabi na, ano, na, like, babaan nyo yung tingin nyo sa sarili nyo. Pero, like, huwag nyo rin sobrang i-pressure or i-expect yung sarili nyo na pagkapasok nyo ng college, wala na kayong adjustment. Like, parang pagkapasok nyo ng college, ay, magiging dean's listers ako or magiging, magkakaroon ako ng honors, ganyan-ganyan. Kasi hindi siya ganun, like, siguro nung high school ka, sobrang achiever mo, ganyan, lahat kaya mong mag-multitask. Pero pag nasa college ka, parang iba na talaga yung ano, ginagalawan mo. Hindi siya yung parang ano lang na, may mga teachers kami noon na parang sasabihan kami, alam mo, pag nag-college ka, mas-survive mo yan kasi ganito, ganyan ka. Like, independent ka, kaya mong gawin yung mga ganyan. Parang ganon. So parang ikaw as ano, high school student, parang, ay, oh my God, mukhang matatapos kayo college ng ganyan, ng masaya, na flying, ano, colors ka, ganyan. Tapos parang, eventually, pag nasa college ka na, parang marirealize mo na, shucks, parang iba pala, hindi lang pala siya yung masasabi ko lang na, ay, ang saya ng college. Masaya ang college in general, pero like, hindi mo siya masasabi na, hindi ako mahihirapan. Tapos in terms of sa ano, sa course and school, sa pagpili, like, wala siya sa course, yung, I mean, le, wala rin siya sa school. So parang ang nangyayari is, di ba meron tayo minsan na parang top 4 or top ganyan na school na gusto nating pasukan or top courses na sa tingin natin dun tayo magkakapera or magiging practical. Normally, parang pag nandun ka na sa ano, sa sitwasyon na yun, parang iisipin mo na lang na, kasi yun nga, hindi naman lahat ng bagay is mapupunta sa plinano mo or matutupad yung plano mo. So, may chances na yung dream school mo, hindi yun yung mapupuntahan mo. And okay lang yun kung hindi mo mapupunta talaga yung dream na course, na school mo. And at the same time sa course, ganun din. Kung hindi mo rin mapili yung dream course mo, like, okay lang rin yun. Pumunta ka sa kung saan mo yun sa tingin mo na magagawan mo ng paraan and matatapos mo. Kasi may iba talaga na, may iba ko mga kilala na like, gusto talaga nila maging accountancy
accountancy graduates. Pero dahil given sa situation na may quota grades, ganyan, na parang nagkakaroon ng elimination sa kurso, ganyan, mahirap magstay. So may chances na kahit hindi mo gusto mag-shift, ikaw na mismo yung parang sinasabi na sa'yo ng tadhana na umalis ka na sa course kasi wala ka ng choice. Hindi ka na talaga pasok dito. So may ganun instances minsan. So pag ganun, parang maging open-minded ka and accept mo na lang minsan yung sitwasyon. Kasi after mo naman mag-college, pwede mo pa rin i-take yun eh. Like, kunwari, ngayon, FM ka, tapos gusto mo pa rin mag-accountancy, edi mag-take ka pa rin ng units ng for accountancy. Di double degree ka, di ba? Yung ganun. Ayan lang. Prioritize yung mental health nyo. Marami. Oo. Yeah. Kasi if wasok yung mental health nyo, yung physically, parang hindi din magpa-function. So, take care of yourself, guys. Yeah. Ayan. So, ito yung ano, last, first episode ng college life series namin. Ganyan. So, ayan. May mga susunod pang episode, panoorin nyo. I mean, magustuhan nyo man or hindi, wala kayong magagawa. Wala kayong choice pa panoorin. Hindi, pero ulit ko lang, mag-disclaimer ulit tayo na lahat ng sinabi namin dito and napag-usapan namin, lahat yun ay personal experiences namin as college students and hindi lahat yun nag-a-apply sa lahat. Like, baka sa inyo, like, hindi ganun yung nangyayari. Or sa iba, hindi ganun. So, sa amin, yun yung nangyayari. So, sinishare lang namin. Yun lang ang disclaimer. So, ayun. Yun lang. Wala kayong magagawa. Respetuhin nyo yung opinion namin. Saka experiences namin. Nakipag-away. So, ayun. Basta yun. Ayun. That's it for today, guys. Thank you for watching. Like, follow me in my IG at Miss. Wow, nag-drop mo ang pangalan ng mukha. Wow. Thumbnail. Thumbnail. Oh, sige, wait.